Meron tayo dito offset spatula. Tapos ito yung ating cake rotating table. So yung size ng cake natin dito is 7 ah, 7. Tapos lagyan natin siya ng filling na buttercream din. Yan, mataas yung cake natin. Ganda. Sino kaya yung mananalo nito? May pag-games, mamaya. Dapat daw kung sino yung pinaka-energetic dito ngayon, siya yung mananalo nito. Oo, yung mga nagsislip-slip na dyan, wala. Wala kayong cake mamaya. Dapat ano, kung sino yung energetic, yung maraming tanong, yan. Siya yung mananalo nito. Okay, so dapat i-crumb coat natin muna yung ating cake. Kasi para ma-seal natin lahat ng crumbs. Paano siya ka-vibrant? Pwede-pwede talaga kulayan. Tapos tingnan niyo yung texture niya. Napakaganda talaga. Pag ganito yung texture ng icing ko, parang gusto kong umiyak kasi napakaganda. Tapos napakadali yung buhay ko kasi maganda siya ilagay sa cake. So i-follow niyo lang po yung procedure ko kung paano ako mag-whip ng whip cake. Bakit green yung kulay ng ating cake? Kasi favorite color ko. Mali. Ano? Baker steel? Hindi ko alam. Bakit? Pang Halloween? Ah, Halloween? Ah, holiday. Oo, pang holiday. Kulay na Christmas. At the same time, kulay na Baker steel. So, eto lang muna. Paano mag-cover ng cake? Nilalagay ko muna rin sa mga tall cake. So, may angle lang dito. Huwag ganito ah. Pag ganito, gaganyan yung cake nyo. Dapat dito. Para mabilis na siya pakinisin. Ang ice cream natin. Angel? Angel daw. Congrats, Angel. Okay. So, sa mga bakers na naghahanap po kung ano yung mga pwede natin i-design sa cake, pwede to. Bakit natin, ano yung sa tingin nyo, bakit natin gagamitin to? Para sa? Christmas tree. Christmas tree. Yes. Yung iba kasi is naghahanap fondant, no? Yung mga bakers, for example, masyado ng costly sa kanila yung fondant. Kasi labor pa eh. May labor ka pa. May, for example, kung yung fondant mo, marshmallow pa. Ang mahal-mahal pa naman ngayon ng fondant. Pero meron kaming whipping fondant, mga ma'am. I-search nyo si Lodi Cakes. Meron siyang recipe ng whipping fondant. Napaka-less. Less na kanyang cost. At magagamit nyo din yun. So, eto is, ilalagay natin dito kasi gagawin natin siya Santa Claus. Ito yung hat ni Santa. Pero gagawin natin siya Christmas tree for today. So, saan natin siya ilagay? Dito lang siguro sa kilit. Dito na lang. So, dapat sa pag-bake, dapat creative din kayo. Marunong kayo mag-explore sa mga ways or sa mga other designs na ay pwede pala to, ay pwede pala yung gawing ganyan. Hindi porket ganito lang yung makikita nyo sa usual, ayaw nyo na mag-experiment sa mga designs na iba. So dapat marunong din kayo maging innovative, creative, and also mag-experiment din sa mga other na mga bagay. Kasi trial and error naman lahat ng bagay sa pag-bake eh. So, gagawin na natin siya snowman. May snowman bala ng cone. Okay. Tapos meron ka lang scissors, lagay mo lang siya. Or meron ka lang parang spatula. Okay. Christmas tree na.
sabi ko, gawa naman tayo ngayon ng ube chipon. Gitosh ako, as in super bash, gabi yung bash akin. So, chipon daw. Chipon. Yung proper na. Which is okay naman kasi kinokorek tayo. And nakaka-learn tayo along the way. Pag hindi tayo kinokorek, hindi tayo mag-learn. Matututo. Tama. Na proper. Okay. Maglalagay lang tayo dito ng mga star. Kasi Christmas. Ano yung kulay ng Christmas? Diba usually red, no? Green, white, yellow. And then, ano pa? Ano pa yung iba? Isa nga, white lang, no? White Christmas. Depende. Depende siguro sa kung anong trip mo. Depende. Yung topper. Nagyan natin siya na topper. Happy Holidays! Kasi syempre, hindi naman lahat is Merry Christmas. Diba? May iba naman na Happy Holidays. So, kailangan natin i-respect sila. So, Happy Holidays. Tingnan natin siya. And meron din tayo dito mga stars para bongga. Gusto natin bongga yung cake natin ngayon. Sino kayo yung makaka-take home nito? Sino? Si Angel? Ay, si Angel naman daw! Okay. Higyan natin dito. Para... Ube Velvet.